kapatid ng mother mo or kapatid ng father mo na lalaki. Yon. Pwede rin po ang lolo. O kung wala po sila, pwede rin po anak na lalaki over the age of puberty. Hindi po porket may anak kayo lalaki pero 5 years old pa lang yan, yan ang ginawa niyong chaperon. Huwag pong ganun. Hanapin niyo po yung maanak niyo lalaki that has reached puberty. Pero kung wala naman pong male relatives, tumawag po ng imam. See? So wala pong excuse. You can say, eh wala naman kasi si ano, wala naman po akong no. You see, you notice you have all these options. Kaya hindi ka pwedeng palusot dyan. Kung wala po mga male relatives na yan, wala po sila, go to your imam. And I'm sure every Islamic community, every Muslim community around has an imam. Go through him. Now, the purpose of this arranged meeting, hindi po sinasabi na, porque pwede na, pwede naman makipagkita, ay, aba, inaraw-araw na. Hindi po ganon. Ang arranged meeting po ay minsan lang. Once. Just once. All you need to do is meet and you will know. And you will see. So, in this meeting po, ito na po ang moment of truth. Na ang tanging purpose po nito ay para makilala ang future husband or wife. Bear in mind, kung parehong umaayaw, tapos na ang arranged meeting. All you need is just one meeting. If you don't like what you see, both parties don't like what you see, forget it. Tapos na ang arranged meeting. Wala nang let's see again tomorrow. Wala pong ganun let's see again tomorrow. But, eto naman po. If in the event na meron po kayong, okay, let's meet tomorrow, ganun. What does that mean? Hindi na po arranged meeting yon. Hindi na po date yon. Ang ibig sabihin na po ito, ay engagement na. That's how quick it is. That's how practical we are here at Islam. When you want to meet this person again, that simply means interesado pala kayo. Both parties ha, hindi pwedeng isa lang gusto pa rin makipag-meet. Because either of these parties don't want to see each other, forget it, stop it. Hanap na lang kayo ng iba. Ganun lang po yun kasimple. But if both parties wants to see each other again, that's an engagement na. Now, in Islam, when you are engaged, the sole purpose is to announce that you want to get married. You are expressing already your direct intention already to get married. Now, in this state po, it doesn't mean porket engaged na, no holds barred na tayo. Kahit ano na pwedeng gawin. No, you still observe the same arrangement that has happened during the arranged meeting. May chaperon pa rin yan. Wala, hindi pa rin kayo pwedeng makaligtas. You're still bound by observing all these rules before the actual marriage. Okay, so when you are in this state of engagement, chaperon pa rin po, pero limited times. Limited time. Hindi pwedeng hanggang gabi, uusap pa rin kayo or whatever, no. Hindi po ganun. Still short times. Those short times must be meaningful. Huwag pong sayangin yung mga oras na you're engaging with this person. While you're engaged with this person, do not waste your time. Observe him, observe her. Ugali niya. The way he talks, the way he speaks, the way he carries himself. And observe niyo po, during your meeting, kung aware po ba siya sa time of prayer. Baka kwento na lang siya ng kwento, tapos yun pala, nag-aazan na dyan, wala pa rin pakialam. Aha? Watch out for those things. Okay. Now, it is encouraged po that marriage should follow. Now, if everything is sure during this short time, of this short span of time for engagement, it is encouraged po, pareho naman kayong walang problema, nagkakagustuhan na, sure na kayo, this is it po. Now, what's the next step? Marriage! What else are you waiting for? Why delay it? Do not delay it. Because like they said, marriage is half of worship. So, when your everything is all clear, get married. Why? Why Islam encourages women and men to get married right away as soon after when they both like each other? The reason is for protection. This is for protection because when you get married, if you're not yet married, all these hormones start working out po. Ayan na, sa sobrang excited na po natin, baka
magkamali tayo at kung anong gawin natin. Ito pong tinatawag na zina. Zina is premarital sex. Yan po ang iniiwasan natin. Why we don't like long engagements? Why do we encourage you must get married right away? Para po, wala po yung problema ng premarital sex, walang mga unwanted child, walang mga tinatawag nilang love child. No. That's why we encourage must get married. Now, in preparing for marriage, make sure po na religiousness po ang pinaka-criteria ng pagpapakasal. Maging reasonable po sa mga expectations nyo. Huwag po yung mga umabot ng kung saan-saan, kung ano-ano pong mga demands. Hindi na request eh. Ang daming demands. Tigilan po natin yan and let's just focus on being religious, okay? Sa Islam po, wala pong sapilitan. Pag ayaw mo, huwag mo. Ganun lang po kasimple. Wala pong pricing dito. May mga parents po dyan na nagpa-pricing ng mga anak nilang babae. Hindi nyo pwede pakasalan ng anak kong babae. Kailangan, ganito ang dowry niya. Come on. Besides, folks, mga nanay at tatay dyan, hindi po, wala po kayong karapatan na magpataw ng price, ng presyo sa mga anak niyang babae. Ang pwede mag-dictate ng kung anong gusto niyang dowry, ang babae po. Pero, let's save that for another discussion. Okay. Now, sa Islam po, we have the rights to choose or refuse. Dalawa lang po yan. Choose or refuse. Yan po ang isipin po natin. Ganun lang po. Kung ayaw ni lalaki, pero gusto ni babae, wala pong kasalan magaganap. Kung ayaw ni babae, pero gusto naman ni lalaki, wala pa rin pagpapakasal na magaganap. Ganun pa yun kasimple. Kailangan pareho, gusto nila. Now, napakaseryosong parte ito ng buhay dahil po ang pag-aasawa isa sa mga paraan ng maayos ng pananampalataya sa Allah. Partnership po ang marriage, cooperation. Ang tanging layunin po ng both parties is to worship Allah. Tulungan po yan para makarating sa paraiso. Each of us is responsible for helping the other one with his or her deen. Wala pong iwanan. Kaya kailangan pareho po dapat ang purpose ng pag-aasawa. Na huwag po tayo magpadala sa criteria na wala naman pong kinalaman sa Islam. Ang marriage po ay hindi bahay-bahayan. Like I said, it is a very serious matter. It is half of your faith. Imagine that, half of your faith. Now, hindi po ito Korean telenovela. Okay? Marami po dyan. Alam ko, maraming addict dyan manood ng Korean telenovela. Well, I have nothing against these Korean telenovelas, but do not base your criteria on watching this television. On watching telenovela, porket ganito maitsura, dapat yan ang ideal husband ko or ideal wife. No, do not base Islam on those factors. Another thing po, hindi po ito tulad ng drama sa radyo. Okay? Wala pong Prince Charming sa totoong buhay at wala pong prinsesa. At alam po naman natin, wala naman pong king or queen or princess sa Islam, di po ba? Okay, anywho. Lahat po tayo ay tao. Mga Muslim po tayo at ang tanging layunin po natin ay sumampalataya sa Allah habang nabubuhay tayo sa mundong ito. So, this is the segment for marriage on women in Islam. And this is Aisha, Sister Aisha, bidding you assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have any questions po, please don't hesitate po to text us again at 0918-526-3424 or email us at islamradio@yahoo.com.